Ito nga pala yung second day namin nung nag-swimming kami at ayan, 8 a.m. kami nagising. Alam nyo naman na siguro ako nung iniiyak ng bata, gustong-gustong mag-swimming pagkagising. Yung anak ko, nag-iiba talaga yung ugali kapag merong tubig. Sabi ko nga lumabas na kami at sakto naman nakaluto na pala ng almusal yung mama ko. Ayan, maling tsaka eh. Meron din pala kami ditong tasty, hopia baboy at tsaka ng Starbucks na coffee. Napakasarap kumain ng almusal, lalong-lalo na kung nasa harap mo to. Habang nagre-ready mama ko, ayan, nagtimpla na ako dito ng mga coffee namin. Diyos ko, aapat na nga lang kami magkakape, paiba-iba pa yung mga kape namin na gusto. From behave ng kuya, napakabay dito sa gilid, hindi man lang umiiyak para maligo. Etong anak kong to, kapag sinabi mong bawal, hindi naman siya mangungulit. Pero etong isa, dahil 1 year old pa lang, kapag sinabing gusto niya talaga, wala kang magagawa, kaya ayan, umiiyak siya, gustong mag-swimming. Sabi ko nga, kakain muna kami saglit para makapag-swimming na kaming lahat. Nga, nakikita nyo naman, napakaganda talaga ng view. Okay na okay din yung size na itong dining nila, kasi ayan, napakalaki, tapos kasyang-kasya kayo kahit na buong family. Kumain na nga kami dito, tapos ayan, yung asawa ko sabi niya, mahuhuli na lang daw siya kasi napakalikot ni Ella. Tapos namin kumain, tumambay lang kami dito sa mga upuan dito, kasi sobrang nakaka-relax talaga. Itong mga upuan, tabi mismo sila netong pool. Tignan nyo naman, napakaganda. Wala talagang stop yung flow ng tubig. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik dahil malapit na kaming umuwi. Ayan, nagbabad na ako dito. Hindi ko alam kung bakit at kung ano yung reason, pero kapag nasa pool ako, kapag nakababad ako sa tubig, parang nawawala lahat ng stress ko. Alam mo yon yung mga iniisip mo, para talaga nawawala bigla. Nung mga 16 to 23 years old ako, hindi naman ako ganito, pero ngayon lang talaga. Simula nung nagkaroon ako ng anak, tapos nakikita ko na sobrang hilig nila, parang nahawa din ako. Tsaka wala naman tayong choice na mga magulang kapag gaganito kasi gusto nilang mag-swimming, wala tayong magagawa, sasamahan natin sila. Siguro mga isang oras kaming naligo doon, pati na tong si Ella. Hindi na nga rin ako masyadong nag-video dahil nag-enjoy na lang kami. Nang Ella, pagpasok ko dito, nakabihis na pala pang uwi. Nakapanood pa nga kami ng dalawang episode ng Ipaglaban Mo. Pagkatapos no, nag-impake lang kami ng mga gamit namin, tapos eto, umuwi na rin kami. Isa sa maraming nagustuhan ko dito sa resort na to is napakalaki na itong parking. Kahit na big family kayo, pwedeng-pwede dahil magkakasya lahat ng mga sasakyan nyo dito. Pag-uwi naman namin, sakto nakapagluto na yung kapatid ko dito ng adobong baboy. Grabe, sobrang sarap ng pagkakaluto niyan, lalong-lalo na yung nilagay niya dito hindi patatas kundi kamote. Mahilig kasi talaga ako sa adobo na merong kamote para manamis na miss. Hindi nga lang 'yon dahil eto nagluluto pa siya dito ng longganisa. Yun naman, kulay pa lang talaga nitong mga longganisa, napakasarap na talaga ng itsura. Pagkatapos noon, kumain lang kami tapos ng kinagabihan, ayan, tignan niyo naman ang Ella, sumasayaw-sayaw pa. Pasensya na ako, medyo malabo. Sinend lang talaga sa akin ng asawa ko 'yan at talagang biglaan lang yung pagkakakuha niya. Etong anak ko hindi naman mahilig magsayaw-sayaw kaya ayan, sinama ko na rin para makita ninyo. Pasensya niyo na yung papa, ayun, mas magaling pang sumayaw kaysa sa anak niya. Hindi ko na matandaan kung ano yung sinasayaw niya dito pero parang lagabo. Lately kasi gustong gusto niyang sinasayaw yon, lalong-lalo na si Kuya Maki. Medyo nahiya pa nga siya dito, ayan, kasi nakikita siya ng camera pero ayan, tuloy lang daw. Grabe, napaka-cute. Nung first time ko nga itong makita, hindi talaga ako makapaniwala na sumasayaw siya kasi shy type tong babaeng to. Ay, gagamitin ko talaga itong pang-asar sa kanya pagtanda niya. Ito namang si Kuya Maki, ayan, ganyan po sumayaw. Ay Diyos ko, itong mga anak ko, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga step nila na yan. Itong si Maki naman, parang inspired kay Jollibee. Napakakulit talaga ng mga batang to at sobrang bibo.